Ay, yung Rabies Awareness Month, every March yan. Although marami naman talagang mga nagse-celebrate. Di ba meron din yung Fire Prevention Month? Pero ito, it was in 1998 na itinatag yan. In-enact pala ng Kongreso. So, ba't sineselebrate? Siyempre, awareness para magkaroon. Kasi target ng Pilipinas na maging rabies free tayo, hopefully by 2030. Kasi yung rabies, tinuturing niya na siguro pinaka-oldest na sakit known to man. Kasi as early as yung mga unang civilization ng mundo, meron na. Nagtataka sila na nanggagaling sa aso, may nauulol, baga nag-exhibit ng aggressive behavior sa mga tao nakakagat ng rabies. So rabies is a viral disease caused by a bullet-shaped na virus. Kung tawagin yon is lysovirus under family Rhabdoviridae. So ang sintomas niyan, normally ang tinatamaan talaga niyan is principal animal na talagang tinatamaan niyan is dogs. Although napupunta rin niya, nakakahawa rin niya una sa tao, sa iba pang livestock as well sa mga pusa, pero talagang ang primary animal na tinatamaan niya ay ang aso. Ibig sabihin ngayon, sa tao naman, let's say nakagat ka, dapat yung virus kasi nandiyon sa dila, sa laway yon. May gland ang laway, ang dila na kapag hiniwa mo yung lysa gland, na doon nang naggagaling yung virus. So kapag yun naman ay naikagat sa iyo, may broken skin ka o natalsikan ka sa any orifice ng katawan mo, mata, ilong, bibig, pwede ka rin mahawa ng rabies. So kapag halimbawa ay kayo nakagat, dapat hinuhugasan. Ito mga dapat mong gawin. Hugasan mo agad yung sugat sa running water for 15 minutes, sabunin, any soap na pwede. Kasi para mawala kung ano man yung iba pang nanggaling na madumi sa bibig ng aso, and then lalagyan mo yung sugat ng iodine, tincture of iodine. So nandiyan pa rin yung ating free anti-rabies vaccination. So dalawang klase yung parang dinivide namin sila. Isa yung walk-in, Monday to Friday, 8 to 11, dun sa ating city vet tent, dun sa may main gate ng city hall. Yan po ay libre. Ngayon, nag-schedule din po kami per barangay or per subdivision, nagpapadala po kami ng notice of vaccination at pinupuntahan. Kami na po mismo nagpupunta para mag-conduct ng mass vaccination. So, ang isa pa po, recently lang katatapos yung screening and registration para sa mass kapon o yung spay neuter program kung saan ang, kung tawagin kasi sa babaeng aso, ligate, parang ganun. And then, castration naman sa mga lalaki. Ito po ay para sa mga pets natin. Before, we used to do only yung aspin at saka yung postpin, but now, nag-try na kami mag-serve na rin doon sa ating mga kababayan na merong pure breed or mixed breed na mga dogs and cats. Una, have your pets vaccinated yearly. Libre naman po sa ating lungsod. Marami tayong serbisyo patungkol sa rabies na libre. So, ibig sabihin ko, huwag na po tayong tamarin kung talagang mahal natin yung ating mga alagang aso at pusa, ibibigay natin yung kanilang medical needs. At syempre, isabuhay na rin natin ang pagiging responsible pet owner. Yun lang kasi ang susi. Sabi nga nila ni Mahatma Gandhi that the greatness of a nation can be determined by the way it treats animals. So, kung kaya mo magmahal ng aso, pusa, o anumang alaga, eh higit na kaya mong mahalin yung taong katabi mo ngayon at yung taong nasa paligid mo. Atin po mga kababayan, March is Rabies Awareness Month. Let's all be responsible pet owners. Let us make Santa Rosa a responsible and pet-loving city. Be a responsible pet owner!